Welcome to the Kuya Dev Tidbits Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful career in the tech industry. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting out, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. When I started this podcast, and when I started Kuya Dev as an online persona, I already expected that I'd have some resistance with some of the opinions that I have about the industry. I think that's innate and that's a given, especially since I'm an outsider, effectively. I'm a career shifter, so I bring a different perspective into the tech industry. It's similar to what we have in our team, that whenever there's a new hire, we encourage that new hire to point out anything that they think is worth improving or anything that they think is bad practice. And we take those opinions into account and we really value them. And I think that's what I'm doing currently, because I came from outside. I'm an outsider. I immediately saw some things in the industry that I thought were not, you know, not good. Or there may be some things here that needs improvement or needs to be worked on. And there are things that, you know, we could hack as career shifters. So just this past couple of weeks, there has been discussions in Reddit about a career shifter being invited to interview as a senior developer. So yeah, basically, this career shifter had no experience and he sought the advice of the subreddit and asked people there if it would be okay for him to actually apply even though he had no experience or he has no experience. And given that the invite came from the recruiter itself, it was really a hard decision to make, and I understand that. And so, yeah, having experienced that, you know, when I was starting out as a career shifter, I had a few invites for an interview for senior roles. I experienced that myself. I also applied to senior roles myself, you know, actively. I didn't discriminate between junior, mid-level, and senior roles, even though I didn't have experience in the industry. And it worked out for me because my first role was senior na agad. So I shared that insight on that subreddit, on that thread. Na, yeah, go ahead. The worst that can happen is ma-reject ka. Which is what happened to me. Marami akong beses na reject sa mga senior interviews na yun. And syempre, I understand this. Ha? Don't get me wrong, I understand where people are coming from. So people started attacking that, you know. I actually received some private messages about it, but you could read maybe the thread. I'll link it on the description of this episode. But I was kind of attacked. Some were very nice. Okay naman sila kausap. But some were, you know, very angry about what I said. Na parang may pinatay. Wala naman akong pinatay. Di ba? I mean, I understand, di ba? But the manner of delivery, I don't really get, you know, but laging galit. But still. Okay. I don't mind the dissent. I don't mind the people challenging my views. I really don't mind it. Yung nakakainis yung galit ka, ba't ka galit? Nag-uusap lang tayo dito, di ba? I mean, it might be that mali nga yung sinasabi ko. Okay lang yon. Ilang beses na akong naging mali sa mga pananaw ko, and I change my mind every time. So, it's okay. But in this particular instance, I merely shared what I thought and what I experienced. Of course, hindi siya para sa lahat.
No? Yun nga yung mahirap dito sa ganito rin eh. Pagka may platform ka. If you have this platform, and you have things to say, I myself, I try to be careful about the things that I say. And I try to figure out or to think of the many scenarios that could happen. Many ways that my statements can be misinterpreted or interpreted. But of course, may mga times na sobrang busy mo, hindi mo na kayang gawin yon. Like this week, this full week pa lang, this couple of weeks, I've been pretty busy. Sobrang busy ko. I've been working 12-15 hours a day. This is not because my company is forcing me to, but I felt that I needed to do that because there's this feature that I really wanted to, or this project I really want to finish. So, ginugugol ko talaga yung oras ko doon. So, long story short, sobrang busy ko itong mga nakaraang linggo. And during one of my lull times, na rare na breaks ko, nag-browse ako sa Reddit. So yun, sumagot ako. Quick answer lang. Sinabi ko, go for it. Last episode, sinabi ko yun, don't gatekeep yourself, di ba? Although di ko sinabi dun sa comment about that. But, sinabi ko, go for it. The worst that could happen, you know, is ma-reject ka. But either way, ma-reject ka, ma-accept ka, you will grow. No. Which is totoo naman, you will grow. Basta sumubok ka. You get it, you don't get it, may matututunan ka. Mabalik tayo dun sa opinion ng iba. So yeah, I know a lot of senior developers are incompetent. Marami sila. At ang sinasabi nila, kapag in-encourage ko yung career shifter na yon to apply for senior role jobs, I'm feeding to that problem. Oh, in a way, yeah. But I don't see it like that. Kasi, di ba, itong mga sinasabi nilang senior na incompetent, sinasabi nilang yan, they have years of experience. So, these people already have, you know, what, 5-10 years of experience, and they're still incompetent. Tapos, sasabihin mo tong career shifter na to, he has no chance to be a senior level because wala siyang experience. Oo, medyo maliit nga. It's very rare for a career shifter to have the necessary skills to be a senior developer. But they exist. May mga developer out there, mga career shifter na developer, na from the get-go, they have very high potential na pwede sila maging mid-level agad, pwede maging senior agad. Hindi mo malalaman kung fit sila maging senior level hanggat di mo sila paladaanin dun sa process na yon, di ba? Again, maraming nuances to ha. Ang hirap eh. I have only, what, 20 minutes for this episode, so I will try to squeeze everything that I, or my full opinion about this. So, sa mga gandang company, yung screening nila for a senior level role is sobrang ganda na hindi talaga makakalusot ang someone who is incompetent. Career shifter man o 10 years of experience, 20 years of experience, basta incompetent ka, hindi ka magiging senior. Kasi maganda yung screening process nila. And I think, I don't know if it's the vast majority, but a lot of companies have this very mediocre screening process. And I'm not saying na pahihirapan mo sa technical exams, ha? Iba pa yon. Me, personally, a technical exam is not a good measure of a competency of a senior level engineer. But that's another topic. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. So, eto na nga. We have a vast variety of screening processes. Each company has its own process, has its own standards. Iba-iba ang senior role sa bawat kumpanya. Walang pare-pareho dyan. Team leader ako ngayon sa company ko. I don't think I'll pass as even a senior developer. Sabihin natin sa Google. No? But I don't know. Malay mo ba kung pwede ako? Kasi hindi pa naman ako nag-try, di ba? Di pa ako nag-a-apply. Ano ka lang yon? Iniisip ko lang yun sa sarili ko na baka di ako papasa as senior developer. Pero malay natin, hindi ko pati na-try. Although I don't have plans. But, you know,
I think you know what I mean. Yung, how would you know if you don't try? Paano malalaman kung senior level ka pala kahit na wala ka pa experience kung hindi mo susubukan? Okay, sige, may mga interviews yan na nakakalusot yung mga incompetent engineers. Pero hindi lang naman yung mga, ang tawag dito, hindi lang mga career shifters yung makakalusot doon. Mas lalo na yung mga experienced na developer na sobrang incompetent, di ba? Magaling lang sila mag-interview. Ang sinasabi ko rito, yung problema, yung interview, hindi yung mga nag-a-apply. Nagbabaka sakali itong mga taong to eh, na makapasok sila as senior, di ba? So kung sinabi ng kumpanya, sinabi ng recruiter na senior ka, kasalanan ba nila yon? Hindi naman eh. Nag-apply lang sila eh, di ba? Kaya nga andyan yung interview process, andyan yung application process para salain yung mga hindi bagay doon sa position na yon. Kung nakapasok yung mga ano, kung may mga false positive tayo, hindi kasalanan yun ng mga nag-a-apply. Ba't natin pipigilan mag-apply yung mga tao? Just because sasabihin natin na magiging incompetent sila. No. Ako, nakapasok ako sa senior engineer dun sa first work ko sa tech industry. Sasabihin mo ba ngayon sa akin na hindi ako bagay dun sa role na yon? Eh, I excelled in that role. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng ano, ng bangko ah. As in, it's just fact. Kasi in less than a year, I became a team leader. If I didn't apply for that role, no? Actually, in-invite ako eh. Would you like to apply for the senior role position? In-accept ko. Sobrang takot ko, pero in-accept ko. Then, nakuha ko. And eventually, after 2-3 months, nakuha ko na yung trabaho. I got the hang of it, and I excelled. And eventually, became team leader, tech lead for the JavaScript team of that company. And I think a lot of a huge factor that helped me get that early success in my young tech career is that a lot of my skills or a lot of my soft skills that I acquired from my previous company and my previous industry translated well to this new industry, this new career. Dini-discount kasi ng mga tao yun eh. Kasi ang senior role, it's more than just the tech aspect eh. Yan kasi nakaaral naman yan, nag-google naman yan, you can ask other people, hanap ka ng mentor. Pero yung soft skills, mas mahirap i-develop. I didn't know that I had it in me to be a leader. I didn't want that role, ha? I didn't aspire for it. Binigay nila sa akin because they thought that I had the skills to be a team leader. So I took it. Now, if I didn't apply, mangyayari ba yon? Would I know na kaya ko pala kung hindi ko ginawa? Okay. Oo, magiging masama nga pag kami mga nakakapasok na incompetent. Career shifter, incompetent. Nakapasok siya. Kasalanan, sabihin natin, sige, kasalanan na ng career shifter niya kasi nag-apply siya. Sige, sige. Pero kasalanan lalo nung nag-interview sa kanya. Yung screening process. Ba't siya nakapasok? Di ba? Okay, nakapasok siya. Senior level siya. Sinasabi ng mga tao, it will damage the business. Mawawala ng pera and everything. I mean, wala mang safeguard yung company. Wala, yung kultura ba ng company na yun, it's not built for people to succeed. Kasi kung hindi, there's a larger problem. There are bigger problems than a bad hire. Diba? It's the bad hire is the least of your problems. Kung ganun yung nangyayari dun sa ano, na pag may bagong hire, kaya niyang ibagsak or kaya niyang gumawa ng problema na makakapekto sa lahat. Kung walang safeguards, walang pangat yung kultura, I think hindi yung bad hire yung problem. It's part of the problem, oo. Kasi nga, nakalusot yan. But more than that, that bad hire shouldn't be allowed to wreak havoc sa company nyo. Gets? And sa side naman ng ano, ng career shifter or anyone na almost no experience, 1-2 experience na nag-apply ng senior, tapos nakapasok.
he will be destructive talaga dun sa company. If nakapasok siya, yun na yun. Ayaw na niya mag-grow. Ayaw niya nang aralin paano maging senior. Kasi nakuha na niya, eh, okay na. Di ba? Kampante ka na. Pero hindi ganun eh. No? Once you get that role, that's only the start. You need to improve pa. And if that desire to improve is there, tapos talagang tatrabahuhin mo, siguro hindi ka man mag-succeed dun sa role, but you will grow a lot, you know, dun sa role na yon. And then eventually, madadala mo yun sa next company mo, if ever na hindi mo ituloy yun sa company. I'm saying only this, ano, senior role lang pinag-uusapan, mga mid-level senior role. Iba pagka team leader yung ina-applyan, syempre, kasi team leaders set direction, di ba? Your architecture and everything. Pero senior role, di naman masyadong ano yun. Depende sa company, ha? Pero often, sa mga naririnig ko, nakikita ko, nababasa ko, pagka hindi naman ganong kalakihang company na, or katulad ng Google, mga faang companies, hindi naman ganong kabigat ang talagang requirements ng ano, ng mga companies, eh. Di ba? Like, dun sa pinasukan ko, ano, yung sa first na kwento ko na rin, dun sa first company ko, senior role siya. But what I felt, yung parang, ito na ba yung senior role? Parang, mid-level ata to eh, parang ganun. Naramdaman ko lang yung pagiging senior ko pagka nag-architecture talaga ng mga solutions eh. And, you know, I didn't know I could architecture solutions, diba? Doon ko lang nalaman na kaya ko. Kasi, ando lang, pinasok ko eh. Kasi inaral ko talaga. So, ayun na nga. Ando na sa company. Tapos parang, hindi naman senior yung ano, diba? Kailangan talaga nila. Kung tutuusin, nung nandun ako, parang yung work namin, yun nga, pwede silang kumuha ng juniors and mid-level pa to do the work eh. But it just so happened na gusto nila kumuha ng senior eh. So, di ba? Na-realize din namin yun eventually na, o nga, ano, juniors ang kailangan natin dito. So, we started hiring juniors. Saka ako naging team leader. So, that's another point. Yun nga, di ba? Sinasabi ko kanina, sa umpisa pa lang nitong episode, magkakaiba yung standard ng senior sa bawat company. Mahalay nyo pala, yung kailangan nila senior is mid-level talaga or junior talaga. Hindi nyo alam eh, hanggat hindi nyo a-apply yan. Hindi nyo malalaman yun. Kasi karamihan ng mga company na yan, hindi naman nila alam kung ano yung gusto nila. Siyempre, gusto nila ililista lahat, di ba? Tapos, gusto nila makatipid. Siyempre, gusto nila senior, di ba? Pero kung tutusin, baka naman junior yung kailangan nila. Or, you know, kung may nag-apply na junior, okay na sila doon. Nilagay lang nila senior kasi yun yung ano, parang wish list eh. Parang meme nga dati, di ba? Parang if you're looking for these skills, you're not looking for a developer, you're looking for a whole IT department. Kasi nga, ganun karamihan ng mga companies. Akala nila, makakuha sila ng ganun yung unicorn. So, ito pa rin ah. Di pa rin ako, I will not back down on my opinion on this. Na, go apply for senior roles. Sa kanyo na lang alamin kung ano ba talaga yung kailangan nila or kung legit nga naman pala talaga na senior role yung kailangan nila, di ka para doon, di ba? Or baka para doon ka, di mo rin alam unless you try, no? Hayaan mo sila magsabi sa'yo kung saan ka nababagay. This leads me to my other point. Na during that interview, mag-gauge naman nila kung saan ka papasok. Not necessarily dun sa senior role. Kasi marami namang opening kadalasan ng mga companies eh. So when you apply for the senior role at nakita nila hindi ka senior, but you're enough for a mid-level or even a junior, baka i-offer sa'yo yun. And it happened to me a lot of times. Inoferan ako, junior. Sa sinabihan ako, oh, you really didn't do well in the senior interview, but you impressed us enough. So, we offer you sana this junior role. Would you be willing to accept this? Ako naman, during that time kasi parang medyo may mga pinagagastusan ako nun. So, tinanggihan ko yung mga junior role na yun kasi ang pinakamalaking offer nun is 25,000. Usually, 15 to 20. Then, yun nga, pinakamalaki 25K na muntik ko nang tanggapin.
Tapos ang rule is junior QA. I applied for senior Node.js developer. I didn't do well that interview, but I impressed them enough for them to offer me a junior QA role. And I almost accepted that offer, 25K. Kaso matindi pa kangailangan ko ng panahong yun, so hindi ko tinanggap. So, pinalad din tayo, no? Na may nag-offer ng mas maganda at senior role. Pero imagine nyo na lang nung yung takot ko nung first day ko, first couple of months ko as a senior developer, na feeling ko hindi ko naman siya deserve. But andun na ako, tinalong ko, di ba? I was actually willing to resign, you know, if ever na feeling ko di ko talaga kaya yung trabaho. But kinaya ko eh, no? Of course, nag-double time ako. I felt na I was behind my coworkers. So, talagang double time ako sa pag-aaral. Inaral ko yung mga bagay-bagay. As I said in the previous episode, don't gatekeep yourself. No? Avoid doing that. Oo, nakalagay senior. Pero malay mo. Malay mo hindi senior yung hanap nila. No? Nangangarap lang sila. Or, kung senior nga hanap nila, baka naman ikaw yung para dun. Or if you lack the skills, tapos nakapasok ka pa rin, try to make the most out of it. You know? Makikita mo naman kung maganda yung company, kung maswertihan ka sa team, tutulungan ka nila. You know? Tutulungan ka nilang mag-grow, mag-succeed dun sa role mo. Hingin ka ng tulong sa team leader, how can I succeed in this role? You know? Be humble enough to tell them na medyo nahihirapan ako. Magtulungan tayo. I want you to succeed. And hopefully, you'd want me to succeed. Someone incompetent, makakasira sa isang team, sa isang company, kung pangit yung attitude niya. Usually, kapag maganda yung attitude niya, kaya eh. Kaya i-wing. Again, I understand yung sinasabi niyo. Kasi may mga ganun naman talaga. Sinabi ko nga, yung mga taong pangit yung attitude, ano pa, sobrang incompetent pa. Na feeling nila, magaling pa sila, ganun-ganun, parang, kapag yung tao, sobrang lakas ng growth mindset niya and is willing to learn and is willing to help other people succeed, including himself, ay, ba't mo pipigilan yung taong mag-apply? I would hire that person in a heartbeat. If he has the, you know, the baseline skills, at sa tingin ko, kaya niya mag-succeed sa culture na binubuo namin, kung pasok siya sa values namin, and he believes in the mission of the company, I will hire that guy. Quality of experience is much better than years of experience. Kung may quality experience ka, oh, solid yung experience mo kahit 1 year lang yan, mas maganda pa yan kaysa 10 years of experience na hindi naman maganda yung company mo. Let me cite an example. Sabihin natin may 1 year experience ka sa NASA or you were part of the team that sent a rocket to the moon. No, a shuttle to the moon. At ginawa mo lang yun in 1 year. Tapos nag-resign ka na. Tapos, i-compare natin sa someone na 10 years agency lang. Tapos yung mga clients, mga small, mga SME. I mean, I'm not demeaning, ha? Sabihin lang natin, in terms of technical know-how, yung 1 year in NASA versus 10 years in that agency, sino kukunin mo? Sino mas solid ang experience? Someone who had 1 year experience in NASA. Of course, di ba? Kaya hindi ako naniniwala dun sa walang experience yan. Kasi malay mo eh. Lalo na career shifter ka, you have experience. Although iba yung industry, you have experience. Huwag nyo maliitin yung experience niya sa ibang industry. Lalo na kunwari, you've held a managerial position, ay, that's going to translate well. Or if you're into sales, or facing customers, laking bagay nun. Isa sa mga advantage ng career shifters yan. Na we've built other skills from our previous careers na dinadala natin ngayon sa tech industry. And that makes the tech industry very diverse and that's very good. No? Actually, there's another thread naman sa Reddit uli about this na
nagagalit dahil ang dami daw career shifters na parang yun talaga gine-gatekeep niya solidly. Hindi ko pa nga nasasagot siya eh. Kasi nag-delete din siya, but I plan on creating a post about it pagka di na ako busy. But, yun nga, sobrang solid na magkaka-gatekeep niya. Abuti naman, do sa same community na yon, sinagot siya na wag ganun. No? Career shifters bring a different dynamic to the industry. And it's a very good dynamic. Hindi siguro nakikita nung taong yon and people like him kung paano nagiging diverse and yung ano, napakalaga ng diversity ngayon, di ba? Parang buzzword na nga ngayon yan eh. Diversity. Basically means na parang we bring a different perspective about things. Pangit din kasi na parang ano eh, pare-para tayong way of thinking. To end this episode, ayokong isipin nyo na parang tama yung sinasabi ko ha. Lahat ng sinasabi ko. This is just my opinion. There are times na nagkakamali talaga ako, but I feel strongly about this thing that I'm trying to push. Kasi, at the long run, pag nakita ng mga recruiters na, ayun nga, mas lumalaki yung percentage ng mga incompetent na na-hire natin, not up to par, mas nakapasok sila, baka kailangan natin isipin yung interview process, hiring process. Baka kailangan natin baguhin, i-improve. Kasi sa Pilipinas, parang, ewan ko ah, I don't know, parang abahagal ang usad ng HR dito eh, no? Yung progress ng HR. Kasi sa ibang international companies, talagang they innovate eh. Dito sa atin, parang, hahanapan ka ng ano, di ba? JavaScript developer ka, i-recruit ka as Java developer. I'm very, hindi ako pasok na yan sa, sa role na yan. I'm a JavaScript developer. Hindi nila alam yung pagkakaiba. Yung mga classic example, di ba? Paulit-ulit tayong, paulit-ulit natin naririnig yan. Because a lot of these, hindi natin nilalahat ha. But a lot of them, medyo ayaw mag-evolve. So hopefully, mga ganito, makatulong din sa pag-evolve din nila, di ba? Huwag natin sisihin yung ga-apply. Hayaan nyo sila. It's within their prerogative to apply. Tapos, ito pa, may sinabi rin na hindi daw siya re-respetuhin ng mga colleagues niya kasi alam nilang wala siya experience and everything. Aba, kapag ganun yung kumpanya, umalis ka kasi napakapangit naman na culture nun. Parang, dahil lang walang experience sa isang tao, di mo nare-respeto. Huwag naman ganun. No? Hindi pa nga nakatongtong yung tao dun sa kumpanya, inuusgahan niya na agad. Hindi, no? Napaka, ano naman nun? Mababaw na dahilan yun. Give the person, a chance to prove himself. Aside, yun nga, yung sinabi ko eh. Kasi, yun nga, yung buong interview process, medyo flawed, it's broken. Na, sa akin, sa amin, sa current company ko, na, we treat, yung parang may probation period, oh. Although sa amin, hindi siya probation per se. Sa Pilipinas kasi may probation period na mandated by law, I think, na, yun nga, yun yung trial period, di ba? And that's part of the, but for me, that's part of the interview process. Yun talaga yung interview. Kasi nakikita mo na siya magtrabaho. Di ba? Paano yung dynamic niya working with people, working with clients? Paano siya magtrabaho? Paano siya makitungo sa mga office mates niya? Yun talaga yung pinakasukatan talaga kung bagay siya dun sa company. Bagay siya dun sa team. Yung day-to-day na yung ginagawa niya. Hindi yung one day or actually 1 hour kadalasan, no? 1 hour per session ng interview. You can't know everything from a person dun lang. Yun nga. Pagka nakaflag pa siya dun sa that 6 months. Yun talaga yung trial period. Kaya nga andyan yan eh. Lalo sa Pilipinas. It's mandated by law na may trial period tayo. No? Na sinasabi, mag-resign agad. And kasama nga yun. Diba? Kaya nga nag-resign kasi nga hindi niya kaya. Hindi niya malalaman na hindi niya kaya kung hindi niya tinry. Oo. It's going to be lost money. Mas malaki yung sa akin ganito ha. Mas gusto ko na yung bigyan ng chance yung mga tao to prove themselves and succeed than people not even trying. Hindi man lang sila sumusubok.
Kasi pagka hindi ka sumubok, hindi ka magsasucceed kasi nga, there's not even an attempt. Oo, mag-fail ka. No? Yun nga, si OP, yung original na poster sa Reddit. Most probably, he will fail that interview. And that's okay. Bihira lang rin ang career shifter na nagiging senior, ha? Sa first job nila. So, hindi ko alam kung kinakatakot ng mga tao na yung sinasabi ko, eh, siguro, for every, I don't know, I don't have the numbers, pero sa tingin ko, 99.99999% ng mga nag-a-apply na career shifter sa senior roles, malamang hindi nila makukuha yung trabahong yun. No? Mga experienced developers nga, nahihirapan makakuha ng senior roles, paano pa kaya pagka, ano, diba? Pagka career shifter. Kaya nga sabi ko, pagka nakapasok yan, most probably, nakalusot ng butas ng karayom yan. Or, yun nga, yung other side naman, yung extreme, baka nga naman pangit yung interview process. Yung interview process yung ayusin nyo, wag yung ano. Di ba? Di ba? I don't know if you're getting my logic here. Ayun, kung may makapasok na incompetent na tao dun sa company na yon, dahil baka man deserve ng company na yun na mangyari yun, di ba? At ikaw, andong ka, tapos nakikita mo na gano'n na nangyari, mag-isip-isip ka na. Di ba? Baka magganap ka na ng company na mas maayos. Di ba? Kung mag-i-stay ka pa dyan, nakikita mo na yung mga hires nila, yung may joker na developers, aba, parang may problema. Baka, mapapaisip ako nun, pag andun ako, may joker din ba ako? Kasi ito yung mga ina-hire nila eh. Di ba? Kasi iniisip natin every company is perfect. Every company is perfect basta, no? They get that money. Pumapasok yung profits. Yung naman ang ano na yan, ang mga companies kadalasan, di ba? Ang purpose nila is to make money. No? And to make mapipiga talaga ng ano yan, ng costs, no? Bababaan yung cost para makakuha more value, more money. So yun nga, di ba? Pagka nakapasok yung mga, sabihin natin, sinasabi nyo na incompetent na career shifter, na tapos nakapasok siya ron, tapos nanisira niya yung company and everything, ay mamag-isip-isip ka na, alis ka na dyan, di ba? Una-una, walang safeguard yung company. Tapos ang pangit ng hiring process, nakapasok ko sino-sino. Tapos, ano pa ba? Marami, di ba? Marami, red flags lahat yun, ha? Kung andiyan ka pa, medyo, I don't know, ano yung thought process mo, di ba? I mean, oh, sige, valid yung takot, di ba? Pero yun nga, marami senaryo eh, di ba? Pero yun lang naman tingin ko dun. Kung nakapasok yung mga incompetent, talagang incompetent, that company is not a good company to be in. No? Lagi tinitingnan yung, ganun lang naman yun eh. Di siya madali, of course, di ba? Mahirap din magpalipat-lipat ng company. But marami dyan. Lalo na kung experienced na kayo. Kaya yan. No? Medyo napahaba yata yung usapan natin. Medyo ano lang eh, na-rile up tayo eh. Kasi ayoko yung sinasabihin ng tao, mga tao na huwag niyong gagawin yan kasi ganito. Hindi pa nga nila tinatry eh. Application pa lang yan eh, di ba? Pag may offer na, saka tayo mag-usap. Inoferan siya, ito na, nakapasa ka na senior role, tapos feeling mo, di mo deserve yun. Saka kayo mag-usap, di ba? Baka pwede pong junior role lang muna. Kasi parang nadaya ko yata yung senior interview process nyo, na na-hack ko. Di ba? Yun nga sinasabi ko eh, interviewing is a skill eh. Kayang i-hack yan. Maraming libro about that, di ba? Kasi nga, the interview process is broken. Generally, it's doing its job well. May mga mangilang-ilang talagang medyo, So hopefully, you get my point. I mean, okay lang yung mga talagang sarado na iisip. Wala akong magagawa doon. But I'm appealing to the career shifters, career starters, na okay matakot. No? Apply lang naman yan eh. No? Last na nag-post ng success story niya, parang 200 applications, isa lang yung
nag-say ng yes. Diba? Tingnan mo yung batting average na yun. Tapos kinakatakot niyo yung napakaliit na chance na mangyari yung doomsday scenario na iniisip niyo. Oh, mangyayari siya. Ba't napakaliit ng chance na yun? Sa dinaranas ng mga career shifters, sobrang, ang hirap. Pero ikaw naman nga, as a career shifter, kung napunta ka sa sitwasyon na nakapasok ka as a senior engineer, gawa ka naman ng paraan talagang to be worthy of that position. Kasi nga, yun nga, people will be looking up to you. Yung mga junior, yung mga colleagues nyo. And iba rin yung iba rin yung pressure nun. I've been there. So, sobrang ilang araw ako hindi makatulog. Kaya nga sinasabi rin ng iba na it's not for everyone. I know. But you wouldn't know kung para siya sa'yo. Di ba? Para sa'yo yung situation na yun. Kung di mo man itatry. Di ba? Kung di mo kaya, di, leave. Gracefully. Sabihin mo sa boss mo, di ko po kaya. Na-pressure ako. Here's my 30 days notice. Oo, sabihin natin, nakakahiya. Hindi naman nakakahiya yun. Nangyayari kasi talaga yun, di ba? It's just not a fit, di ba? Yun din yung, ibang topic na naman. Ang daming pwede pag-usapan kasi, no? yun na nga, medyo napahaba yung usapan. Thank you for listening and see you next episode. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Tidbits Podcast. I hope it will be helpful to you in your tech career journey. Remember, building a successful career in tech takes time and dedication. But with the right mindset and resources, anything is possible. If you enjoyed this episode, please don't forget to like, subscribe, and share with your friends and colleagues. And if you have comments, suggestions, or any questions or topics you'd like to hear more about, feel free to email me at rem@kuya.dev. I'd also love to hear your own stories and experiences. So don't be shy, reach out and share them with me. I'm always here to support you in your tech journey. Do also join our community, Tech Career Shifter Philippines, at www.techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.